Hi, welcome back dito sa channel natin. And for today's video, papakita natin yung kanilang naging game 2 for the final battle, final round ng American Cup 2023. So dito na natin malalaman kung sino yung magiging champion sa tournament na ito. So ito na, tingnan natin ang kanilang game 2. So actually, remind ko lang, white pieces dito si Wesley and black pieces si Hikaru Nakamura. And wala nang twice to beat dito kasi kahapon natalo nga ni Wesley So si Hikaru Nakamura. So again, tinira ni Wesley ang kanyang paboritong E4 opening. Then ang E5 si Hikaru Nakamura. Then nag knight F3, knight C6, then nag bishop to B5. Very interesting ito kasi ito talagang paborito ni Wesley ang kanyang Berlin, na mapailang ulit na niya itong ginagamit and master na master niya ito. So dito, nag knight f6 lang, then nag in rook. So kinain ni Hikaru Nakamura ang pawn ni Wesley. So tinanggap niya nga ang simple variation na kinakailangan, ang gusto ring marating ito ni Wesley, at gawin ito ni Hikaru Nakamura. Then after that, nag rook e1. Then knight to d6, then bishop takes e5, then bishop e7. So ito, book line pa rin ito. So very interesting yung mga pinapakita nilang position. So dito nag bishop to f1, inatras lang ni Wesley ang kanyang bishop, then nag rook takes e5, knight takes e5 I mean, then nag rook takes e5, then in rook, safety for the king. And after that, tag knight c3 para dagdag pressure na lang din sa center squares. After that, nag rook e8. Grabe, very interesting. Inatras ni Hikaru Nakamura ang kanyang knight sa e8. Then nag rook d5. Grabe, gusto na talagang pulbusin ni Wesley si Hikaru Nakamura. Ayaw niya na tabla-tabla, gusto niya panalo ang panalo. Then nag bishop d6. After that, inatras lang. Then nag knight to f6. Knight takes f6, check. Then queen takes f6. Then nag d4. Grabe, that's very good move. At least meron kang control sa center. At meron pang pangdagdag pressure sa bishop. Kasi gawa nga nang hindi siya makakapunta sa c-file and the e-file. After that, tag b6. So, eto, alam naman natin, magpapianchito na naman ng position dito si Hikaru Nakamura, pang dagdag pressure for the g2 pawn ni Wesley So. So, after that, nag king to d3, then nag bishop to b7, then after that, nag bishop to d2, then nag rook a8, pang dagdag pressure for the e-file. After that, nag rook a1, rook a to a1, rook a to e1, I mean, sorry for that. Rook e6, dagdag ng support for the queen. After that, nag c4. Grabe, very good move tong ginawa ni Wesley dito. Kasi po posible niyang itira or i-move forward ang kanyang d-pawn. Gawa nga ng meron siyang support for the c-pawn. Then after that, nag rook f to e8. Then nag bishop to c3. So merong dagdag pin for the queen kay Hikaru Nakamura. So nag iniwas, nag rook nag queen to f4. So at least merong dagdag penit mating move on the h2. So again, nag g3, kinakailangan gawin niya ni Wesley. Then after that, nag queen to f3. So dito makikita natin na talagang ginigipit na talaga ni Hikaru Nakamura ang posisyon ni Wesley So. So makikita din natin na kahit na gusto mo niya makipag-exchange, meron pa din siyang pambawi. And ang ginawa niya, kung sakaling kakainin ng queen, is meron siyang pambawi ng bishop and meron pa additional pressure on the rook. Then yun, kinain na nga, queen takes f3, then bishop takes f3, then rook
text e6, then f text e6, then nag d5. So, yun nga, very good move yan. Kasi kung kakainin ang rook ni Hikaru Nakamura, eh, mawawala. So, kinakailangan i-move ni Hikaru Nakamura ang kanyang bishop para makaiwas sa iba pang mga threat and pwede siya mag-support sa pawn sa gitna. Then, after that, nag-bishop to d3. Then, nag-rook e7. Then, nag-d text e6. Bishop text e6. Then, nag-king g2. Iniiwasan ni Wesley na baka posible pumunta on the f3 and h3 ang bishop ni Hikaru Nakamura. So, dito, bishop f7. Then, nag-king b3. Rook text e1. Then, bishop text e1. Then, nag-bishop to e5. Grabe. Ano kayong pinaplano dito ni Hikaru Nakamura na wala naman siyang makakain na pawn dito? Gamit ang bishop niya na nasa gitna and nasa dark squares, diagonal na lang kanyang control. Then nag f4, then nag rook to b2. So maybe gusto ni Hikaru Nakamura mapigilan yung ibang mga pieces, lalong-lalo na mga pawn ni Wesley, na makapag-develop pa on the queen side of Hikaru Nakamura. Then after that, nag e4, then nag c6, then nag king f3, g6, then g4, then a5, very good move. Then nag a4 para mapigilan ang pagtira ni Hikaru Nakamura ng b5. So again, nag d5 na nga dito. c text d5, then nag bishop to c2. Dagdag support na lang din sa pawn ni Wesley. So after that, nag a3, bishop a3, then bishop to c3, bishop c5, then nag bishop to e5, then king f8, iwas sa mga check, then after that, nag f5. Grabe, tinodas todas na talaga ito ni Hikaru Nakamura, ay ni Wesley. So ang king side ni Hikaru Nakamura, then f5, then bishop text f5, kasi hindi niya po pwedeng gamitin ang pawn sa pang-text kasi gawa nga na magkakaroon siya ng isolated pawn or weak pawn kung sasabihin nga natin. So after that, nag h6, then nag bishop f4, pressure on the pawn of Hikaru Nakamura, then nag king g3, dagdag support, then nag bishop e5, check, then king to f8, h4, good move. Pang-develop na lang din later on kasi magagamit natin ang mga pawn kapag endgame na talaga. So ito, endgame na din ito, and we know for sure na kapag endgame, isa yan sa mga plantilla ni Hikaru Nakamura. Pero hindi rin papatalo si Wesley dito. Napakagaling din ni Wesley pagdating sa endgame. Then nag d4, grabe, h5, hindi nagpatalo si Wesley. King to g8, then rook c2, then nag d3. Grabe, atras lang, nag bishop to d1, then bishop d5 check, then nag king f4, then king h7. After that, nag bishop to c3, then bishop to g2, then bishop to f3, then bishop to f1. So dagdag support sa pawn ni Hikaru Nakamura. Sorry for that. And nag king to e4. Sabi pa nga raw dito ni Stockfish, ang sabi niya, ang the best move na po pwedeng gamitin ng black is dapat raw nag king g3 lang. King g3 was the best move na ginawa raw sana ni Wesley dito. So again, tingnan natin. So nag bishop to d2, after that nag bishop to c6, then nag king to g8, then nag bishop to d2, check, after that nag king to g8, then bishop to f4, then king g7, then nag bishop to f4, bishop to f2, then bishop to e5, check, then after that nag king to h7, then nag bishop c3.
So, grabe. Ang laban na ito, umabot na sila na 54 moves. Then, nag-bishop to c5, bishop to e1. Ito, labanan ng mga bishop to eh. And, after that, nag-bishop to f2. Then, bishop to d2. So, ano raw ang mangyayari kapag ang tinira ng puti is na bishop to g3 lang? So, ganito mangyayari. Bishop to b4. Support for the pawn. Then, after that, king e3. Then, bishop to c5 check. Then, king d2. Bishop b4 check. Then, king d1. Then, bishop c5. Grabe. Bishop c5. Then, bishop to f4. King to g7. After that, king to e1. Then, bishop to h3. Grabe. So, merong mga pressure sa pawn and at in other way around. So, after that, nag-king d2, then bishop to f1 para mawala na ang pawn sa gitna. So, dito makikita natin na sobrang galing ng dalawa sa kanilang mga ginawang position and openings. So, ang galing. Basta wala akong masabi, sobrang galing ng dalawang players na ito. So, again, ang kanilang naging laro is draw ulit for the game 1 and game 2. It's all about rapid game. Kaya lang, they are both draw. So, tingnan natin yung kanilang magiging resulta for the game 3. So, abangan natin o abangan nyo kami sa panibagong post namin na game 3. So, again, thank you for watching our video. Hope na meron kayo nakuha. Have a nice day and have a good day. Bye.